simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon ito ng 1944. Lugar ng Leyte. Itago mo na lang ako kay Waga sa pangalang Fredo. At ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay karanasan pa ng aking lolo. Panahon ito ng pagsakop ng mga pun sa ating bansa. Bata pa lamang umano noon si Lolo. Natunghayan niya ang pagmamalupit ng mga hapon sa Pilipino. Kaya naman nung mga bata pa lamang umano sila, madalas silang itinatago sa isang lupang hinukay upang sa pagdaan ng mga hapon ay hindi sila makita roon. At karamihan naman sa atin alam kung gaano kalupit ang mga hapon noong panahon na kapag may natitipuan silang paslangin o kaya naman ay pasakitan, walang pasubali nila iyong ginagawa. Hanggang sa isang araw ay napadaan sa kanilang tahanan ng mga hapon. Nasa 11 anyos pa lamang umano si Lolo noon. Kaya naman nagmamadali silang pumasok sa butas sa ilalim ng lupa. Ginawa iyon ng tatay ni Lolo. Malapit lamang sa likuran ng kanilang tahanan. At hindi nyo na nga pala may tatanong. Ang tatay ng aking Lolo ay nagtatanga ng mga anting-anting o mga medalyon. At nang makatago na nga sila sa ilalim ng lupa, tinabunan niyo ng kanyang itay ng malalaking dahon, pati na rin sanga ng mga punong kahoy. Bumalik lamang siya na mag-isa sa kanilang tahanan, habang ang kanyang inay at ang aking lolo ay naiwan sa butas na iyon. Lakas loob umanong hinarap ng kanyang itay ang mga hapon, hanggang sa may narinig silang mga putok na nanggagaling sa kanilang tahanan. Nagpupumilit man umanong lumabas noon si lolo sa kanyang pinakukublihan, subalit pinipigilan lamang siya ng kanyang inay at hinahawakan ng kanyang bibig upang hindi ito sumigaw sa kanyang galit. At kahit nga bata pa lamang siya sa mga oras na yun, nauunawaan niya ng mga nangyayari dahil nga sa masasamang ginagawa ng mga hapon. Wika pa umano ng aking lolo na itago na lamang natin sa pangalang Popoy. Inay, paano po si Itay? Pupuntahan ko po siya doon. Kinakailangan niya pong tulong natin. Sambit na wika naman ang kanyang inay habang nakayakap sa kanya ng maigpit na patuloy na tumutulo ang luha. Hindi anak, wala tayong magagawa roon. Pati ikaw ay mapapahamak lang. Naniniwala akong walang mangyayari sa itay mo. Huwag na huwag kang aalis dito anak. Muling tinakpa ng kanyang inay ang bibig ni Popoy sa kadilanang ng may narinig silang naglalakad na animoy papalapit sa kanilang pinagkukublihan na ang bawat yabag nito habang nakasuot ng bota na tumutunog sa mga dahong nayayapakan. Hanggang sa marinig nga umano nila ang tinig ng hapon na magkasunod pa itong nagpaputok. Bagya silang nanahimik roon na kahit nga nakaunting kaluskos ay iniwasan nilang makagawa. Muli rin nilang narinig ang boses ng kanyang itay habang nagwiwika ito nang unsa man ang manong Bernabe, Pilipino man ta. Ngano man nga, nagtraidor ka sa amua. Iyon ay lingwaheng Bisaya na ang ibig sabihin sa Tagalog. Ano yan manong Bernabe? Pilipino tayo. Bakit ka nagtraidor sa amin? Si manong Bernabe sa mga panahong iyon ay umanib sa mga hapon upang maging tagasumbong na tinatawag na makapili. Nakahinga umano sila na maayos noon nang marinig nila ang boses ng kanyang itay habang kausap si Mang Bernabe. Karugtong na wika pa ni Mang Bernabe sa kanyang itay habang nananatili sa likuran ng kanilang tahanan. Wala ka nang pakialam sa akin, Eddie. Umanib na ako sa mga hapong ito. Wala naman kasi akong mapapala sa inyo. Buhay ang pinag-uusapan rito, pati na rin ang kaligtasan ng pamilya ko. Ganun lang ba yun, manong Bernabe? Sa haba ng panahon na pinagsamahan natin, ipagkakalulu mo kami, pati na rin ang buhay ng aking pamilya. Wala na akong magagawa roon, Eddie. Ilabas mo ng pamilya mo, lalong-lalo na yung bata. Wala na nga sila rito. Ilang ulit ko bang sasabihin sa inyo? Matagal na silang umalis at ako na lang natira dito sa aming tahanan. Sige, magmatigas ka, Eddie. Bibigyan kita ng 5 araw na palugit. Kung hindi mo ibibigay sa amin ang bata sa aming pagbabalik, buhay mo magiging kapalit o kaya naman igagawin ka naming alipin. Maya-maya pa'y umalis na sila manong Bernabe kasama ang mga hapon, habang nagtatawanan pa ang mga ito. At nang lubusan nang makalayo ang mga yun,
Tinanggal na ng kanyang itay ang pagkakatakip ng malalaking dahon, pati na rin ang mga sanga ng punong kahoy. Bungad na wika pa nga nito sa kanyang mag-ina. Ayos lang ba kayo dyan, anak? Ikaw, Lenlen, hindi naman pa kayo nasaktan dito? Dahil kanina nagpaputok rin sila rito. Akala ko nga dito nakatutok yung baril. Wika naman ang kanyang asawang si Lenlen. Maayos naman kami dito ni Popoy. Ikaw ang iniisip namin, Eddie. Ang akala namin patay ka na dahil sa mga putok na narinig namin kanina ng sunod-sunod. Sa ibaba lamang ng aking harapan sila nagpaputok nang malaman nilang wala na kayo rito dahil na rin sa kagustuhang kunin si Popoy para gawin nilang utusan upang pagsilbihan sila roon. Halina kayong dalawa, ihanda na natin ang lahat ng ating mga gamit. Aalis na tayo rito. Aakitin natin ang mataas na bundok na yon upang doon na tayo manirahan. Delikado ng buhay natin dito dahil sa mga sakang na hapon na yan. Nagmamadali ang pamilya na maihanda ang kanilang mga gamit. At nang matapos na nga iyon, ikinarga nila sa paragos ng kalabaw at marahang binaybay ang daan patungo sa bundok. Kahit na nga walang kasiguraduhan kung anong kanilang kahihinatnan, ang mahalaga para sa kanila sa mga oras na iyon ay matakasan ang mga hapon, pati na rin ang traidor na si Mang Bernabe. Magaling umano ang tatay noon ni Popoy. Alam nito kung saan sila maaaring dumaan upang makaiwas sa mga hapon na maaaring makakita sa kanilang paglalakbay. At isa pa sa napapansin noon ni Popoy, habang nakasakay ang kanyang itay sa kalabaw at sila naman ang kanyang inay ay nandudon sa paragos na hila-hila ng kalabaw, kitang-kita niya na umuusal ang kanyang itay habang patuloy itong umiihip sa kanilang dinaraanan na sa mga oras na yun ay gumagamit pala ng sabulag para na rin sa kanilang pag-iingat upang hindi sila matunto ng mga hapon na sa kasalukuyang yun ay kanilang iniiwasan. At kahit nga sa mga taong naniniraan sa kanilang lugar, pilit din silang umiiwas roon dahil maaaring ipagkalulo rin sila at umanib na rin ang mga ito sa hapon upang may ligtas lamang ang kanilang mga sarili. Samantalang ang kanyang tatay Eddie naman ay nananatiling naninindigan upang ipaglaban ang kanilang karapatan sa panahon ng digmaan sa mga hapon. Hanggang sa makarating nga sila sa tuktok ng bundok na may masukal na damuhan at malawak na kagubatan, nanatili sila roon upang makapagtago sa mga mananakop na hapon, gayon na rin sa mga makapiling traidor na wala nang ginawa kung di magsulsol sa mga hapon. Noong una pang ay natulog lamang sila sa lilim ng malaking puno, gamit-gamit ang dahon ng mga saging upang may makublihan lamang. Hanggang sa makalipas ang tatlong araw, gumawa ang kanyang itay Eddie ng bahay kubo na ang mga kagamitan lamang ay nanggaling sa kagubatang yun na ang bubong nito ay kugon, samantalang ang mga dingding ay nanggaling lamang sa dahon ng puno ng nyug. Naging mapayapa naman sila roon, subalit para pa rin silang mga daga na nagtatago sa mga mababangis na hayop. Minsan ay kung ano-anong pagkain na lamang ang daladala ng kanyang itay para mairaos lamang ang kanilang araw-araw. Minsan ay buko ng nyug, subalit kadalasan ay bunga ng saging. Isang gabi, habang maimbing silang natutulog, nagising itong si Popoy dahil may naririnig siyang mga huni ng ibon na nanggagaling sa kagubatang yun. Noong una'y pinakiramdaman niya lamang ito sa pag-aakalang mga uwak lamang na nasa labas ng kanilang tahanan ang humuhuni sa mga oras na yun. Subalit habang tumatagal, dumadapo na ang mga ito sa ibabaw ng kanilang tahanan na dahan-dahang binubuklat ang kanilang bubungan. At ang inaakala niyang natutulog pa rin ang kanyang itay, bigla itong tumayo sa kanyang kinahihigaan at lumabas ng kanilang tahanan. Nagsisigaw ito roon habang pinagbabantaan ang nasa ibabaw ng aming bahay. Sambit ng wika pa nga nito sa nilalang habang nanggagalaiti sa galit. Piniste! Wa na'y katahimikan dere. Kung dili hapon, wak-wak na pod, naunsa na baoy. Hawa diha, patsyon ko ka moron. Ngadto mo sa mga hapon. Nang ibig sabihin sa Tagalog, lintek, wala nang katahimikan dito. Kung hindi hapon, aswang. Ano ba yan? Alis dyan. Papaslangin ko kayo. Pumunta kayo sa mga hapon. Nagsipag-alisa ng mga yon dahil na rin sa kaalaman na meron ng tatay ni Popoy
Napakatapang nitong si Eddie. Upang mailigtas lamang niya ang kanyang pamilya sa kapahamakan, hinaharap niya ang mga ito. Kahit na nga ba nasa bingit siya ng kamatayan. Dahil sa nangyari nung gabing yun, nagputol ng kaway ng tatay ni Popoy upang kung sakaling bumalik ang mga nilalang ay gagamitin niya yung pangsibat para lamang patuloy na maitaboy ang mga ito. Sa kadahilan ng hindi nila alam na marami palang naninirahan doon kung saan sila nagtayo ng barong-barong. Sambit na wika pa nga ni Eddie sa kanyang magina. Boy, Linlin, may mga kaway na akong pinatuyo sa labas ng bahay. Nakasandig lamang yun. Kung sakaling kinakailangan ninyo, maaari nyo yung gamitin upang pangsibat. Sa kadahilan ng hindi sa lahat ng oras ay nandirito ako, kinakailangan ko rin maghanap ng ating pagkain. Kaya naman kung sakaling may maligaw rito, huwag na huwag kayong mag-aatubiling. Gamitin ang mga sibat ng kawayan na yun upang mailigtas ang inyong sarili. Tugong wika naman ni Popoy habang nakatingin sa mga mata ng kanyang itay. Opo itay, ako na pong bahala doon at ako na rin po ang magbabantay kay nanay. Huwag po kayong mag-alala, hindi po kami mapapahamak rito. Salamat anak, bantayan mo ang nanay mo ha at huwag na huwag kang matatakot. Sabay hawak nito sa ulo ni Popoy. Makalipas ang 3 buwan, unti-unti silang may naririnig ng mga putukan na nanggagaling mismo sa ibaba kung nasaan ang dati nilang tahanan. Malamang ay pinapasok iyon ng mga sundalo ng Pilipinas upang makipaglaban sa mga Hapon na patuloy na sinasakop ang ating bansa. Dasal lamang noon ang dasal sa inay Lenlen na sana'y hindi makarating sa kanilang bagong tahanan ang mga sundalong Hapon, habang si Eddie naman ay patuloy na naghahasa ng kanyang itak na maaari niyang gamitin kung sakaling may maligaw na Hapon sa kanilang barong-barong. Handa na itong makipagsabayan sa mga oras na yun para ipaglaban ang kapakanan sa sariling bansa. Subalit kinagabihan, habang patuloy pa rin nilang naririnig ang putukan, may lumapit na isang lalaki sa kanilang barong-barong. May katangkaran ito habang may matipunong pangangatawan, samantalang si Tatay Eddie ay hindi naman katangkaran. Wika pa ng lalaki sa paglapit sa kanila na nanlilisik ang mga mata na para bang hindi siya pangkaraniwang tao. Magandang gabi sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo sasaktan. May katanungan lamang ako sa inyo at nasa sa inyo yun kung kayo'y sumasang-ayon. Tugong wika naman ni Eddie. Hoy, Lenlen, umasok kayo sa loob ng bahay. Hindi normal na tao ang kaharap ko. Sige po itay, nay, tara na po sa loob ng bahay. Matapos nang makapasok ng dalawa sa loob ng barong-barong, muling nagsalita si Tatay Eddie at nagwika nang, ano bang may paglilingkod namin sa iyo? Pero bago mo ako sagutin patungkol doon, isa ka bang aswang? Huwag ka nang magkaila. Kitang kita dito sa kwintas kong may lana. Kanina pa itong bumubula magbula lamang nang lumapit ka. Tugong wika naman ang lalaki. Tama ka sa iyong hinala. Subalit na parito ako upang makipagtulungan sa inyo at hindi para manggambala. Paano makipagtulungan? Huwag mo na nga kaming linlangin. Kayo rin ba ang dumapo rito ng mga nakaraang buwan? Kami nga yun. Subalit hindi masama ang aming layunin dito. Tiningnan lamang namin kayo kung nasa maayos ba kayong kalagayan. Sa panahong ito ay iisa lamang ang kalaban natin at yun yung mga mananakop na walang awang pumapaslang at nangangamkam ng hindi nila pag-aari. Hindi kami katulad ng iba. Oo, at nasa lahi kami ng mga aswang. Subalit hindi kami pumapaslang ng mga tulad ninyo na walang muwang sa pagkauri namin. Kung ganun, ang ibig sabihin mo ba? Inaanyayahan mo akong makiisa sa inyo? Ganoon na nga kaibigan. Nakikipaglaban din kami sa pamamagitan ng aming kakayanan upang mabawasan ang mga mananakop na nagpapasakit sa ating sariling lupa. Sumang-ayon si Eddie sa paanyaya nito. Sa kadahilan ng wala na rin siyang ibang mapagkakatiwalaan kung di ang lalaking nagpakilala sa kanya sa pangalang Emong, malugod siya nitong inimbitahan sa kanilang tahanan at walang alinlangan siyang nagtungo roon hanggang sa mapag-alaman niyang ang kausap niya pala sa mga oras na yun ay ang pinakapinuno ng kanilang samahan. Nasa 11 katao lamang ang mga yun, habang may mga maaamong muka na wala naman siyang nararamdamang panganib. Tinanggap siya ng mga ito, subalit inunahan niya na kaagad
habang nagwiwika nang. Alam nyo naman sigurong iba ako sa inyo. Aswang kayo. At ako, isang antingero. Kung tutusin magkalaban tayo. Pero dahil may mabuti kayong hangarin, makikipagtulungan ako sa inyo. Subalit, hindi nyo ako maaaring yang gawin para lamang maging katulad ninyo. Sabat na wika umano ng pinunong si Emong habang nagpapaliwanag. Huwag kang mag-alala, Eddie. Hindi yun ang layunin namin. Tulad nga ng mga sinabi ko sa'yo, dayuhan ang mga kalaban natin at sila ang dapat nating pinupuksa. Napapansin mo ba sa aming bakuran ang mga nakasabit na kanilang pananamit? Palatandaan lamang yan na marami na kaming napapaslang na tulad nila at sila mismo ang ginagawa naming hapunan. Para kahit papano naman ay makaganti tayo sa ginagawa nila sa mga tao rito. Tugon naman ni Eddie. Umahanga na ako sa ginagawa ninyo. Sige, sumasang-ayon ako. Papaslang ako ng mga hapon para sa ating kalayaan upang mabawasan ang mga sakang na yan. Matapos makipagkasundo ni Eddie, umuwi na siya sa kanilang barong-barong at naikwento niya nga iyon sa kanyang magina upang mapag-alaman ang kanyang gagawin. Subalit nung una hindi sumasang-ayon si Lenlen, pati na rin si Popoy, hanggang sa kinalaunan ay pumayag na rin ang dalawa. Patuloy sa paghasa ng kanyang itak si Eddie, gayon na rin sa pagdarasal upang gamitin ang kanyang mga medalyon na minana niya pa sa kanyang mga ninuno. Sambit na wika pa ni Eddie na kinakausap ang kanyang magina. Huwag ninyo kong alalahanin. Popoy, lagi mong babantayan ang nanay mo ha. Dito lang kayo. Ilang buwan na rin tayong nananatili rito. At kahit papano, wala pa rin nakakakyat ng mga hapon dito. Dahil na rin sa tarik ng bundok na ito. Kinabukasan ng gabi, sasalakay kami sa mga hapon. Kasama ko sila Emong, ang pinakapinuno ng kanilang samahan na nasa lahi ng mga aswang. Huwag kayong mag-alala. May magmamasid sa inyo rito. Kaya ni isa walang makakagalaw sa inyo. Sambit pa ni Popoy na kahit papano'y nakakaramdam ng takot. Itay, baka naman po kami naman ang salakay ng mga aswang dahil wala po kayo rito. Hindi anak, mabubuti ang kanilang kalooban kaya wala kang dapat na ipag-alala. Hanggang sa dumating na nga ang gabi ng kanilang pagsalakay, alas 8 pa lamang ng gabi, umalis na sa kanilang barong-barong si Eddie. Makalipas ang ilang oras, may naririnig na putukan sila Popoy kahit na nga ba 10 oras na ng gabi. Sambit ng wika pa umano ni Popoy sa kanyang inay nang muli nilang marinig ang putukan sa ibaba. Nay, ena naman po. Walang humpay na naman ang putukan sa ibaba. Sila itay na kaya yon? Pati na rin ang kanyang mga kasama? Tugong wika naman ang kanyang inay. Hindi ko alam anak. Basta ang pinapanalangin ko lang ay hindi mapahamak ang iyong itay. Patuloy pa rin ang putukan sa mga oras na yon. Hanggang sa huminto ito bandang alas 2 na ng madaling araw. Maya-maya pa'y may kumakatok na sa kanilang pintuan. Madali yung sinilip ni Popoy sa kanilang dingding. Hanggang sa masipat niya na yun ay ang kanyang itay. Dali-dali niya itong pinagbuksan ng pintuan. At bumungad nga sa kanya ang duguang kasuotan ng kanyang tatay. Wika pa nga nito sa kanya. Anak, nasaan ang iyong inay? Mahimbing po ang kanyang pagkakatulog tay. Gisingin mo anak, pakisabi ng dirito na ako at kuhanan ako ng pamalit na damit. Sige po itay, gigisingin ko lang po si inay. Maya-maya ay nagmamadaling tumayo ang kanyang nanay habang may daladalang gasera at kumuha ng pamalit na damit. Subalit laking gulat nito nang makitang duguan ng kanyang asawa. May sugat ka ba Eddie? Ito na nga ang ayaw kong mangyari eh. Kaya ayaw kong pumayag. Ano ka ba Lenlen? Dugo yan ang mga hapon. At hindi ang dugo ko. Kahit papano marami rin na nakaltas sa kanila. Patuloy man nila akong pinapuputukan. Pero hindi yun uubra sa akin. Ito na ang tamang oras para makapagigante. Sa tulong na rin ng mga kasama ni Emong na patuloy na dumadagit sa kanila. Kinabukasan ng umaga, pinakiramdaman ni Eddie ang paligid. Sa pagbabaka sakaling, baka nasundan siya ng mga hapon at mapahamak ang kanyang pamilya. Ngunit nananatili namang tahimik ang umagang yun hanggang sa kumuha na lamang siya ng kanilang makakain. Subalit sa hindi inaasahan, sa di kalayuan sa kanyang kinatatayuan,
may narinig siyang tinig ng mga hapon na para bang may hinahanap. Umubli siya sa isang puno ng saging. Ngunit ang inaakala niyang walang tao roon, nakadapa din pala doon si Manong Bernabe. Pabulong na wika pa nga nito sa kanya habang takot na takot. Eddie, huwag ka maingay. Inahabol ako ng mga hapon na yan. Pinagbibintangan pa naman ako. Tormaidor daw ako sa kanila. Kaya kagabi may sumalakay. Pero hindi namin alam kung sino. Tapos may mga aswang din na patuloy silang pinapaslang kagabi. Hindi ko nga alam kung saan ang galing ang mga yon. Huwag ka maingay, Eddie. Papaslangin nila ako. Hindi lang ikaw, pati ako at ang pamilya ko. Bakit kasi dito ka pa nagpunta? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Manong Bernabe. Isa kang traidor. Kaya mga tulad mo rin ang papaslang sa iyo. Patawarin mo na ako, Eddie. Hindi ko na muling gagawin yon. Napilitan lang naman ako dahil tinatakot nila ako. Papaslangin daw nila ang pamilya ko. Lalong-lalo na yung aking mga anak. Wala akong pakialam sa kadramahan mo. Kapag may nangyaring masama sa pamilya ko ngayon, hindi kita mapapatawad, Manong Bernabe. Ikaw ang unang papaslangin ko. At nang masulyo pa ni Eddie sa direksyon patungo sa kanilang tahanan, bigla siyang sumigaw upang sumunod ang mga ito sa kanila at saka siya kumaripas ng takbo. Bumuntot na rin sa kanya si Manong Bernabe hanggang sa makarinig sila ng tatlong putok patungo sa kanilang direksyon. Maya-maya pa nang makalayo na sila at nang maramdaman niyang wala nang sumusunod, nagkubli silang dalawa sa isang masukal na damuhan habang nakadapa doon. Sambit ng wika pa nga ni Bernabe habang hingal na hingal silang dalawa. Bakit ka naman sumigaw, Eddie? Paano kung nahuli tayo ng mga yon? Eddie, wala na tayo ngayon. Alam mo namang halang ang kaluluwa ng mga yan. Huwag ka na maraming daldal. Alam mo, sa totoo lang, Manong Bernabe, wala na akong tiwala sa'yo. Sa kabila ng lahat ng magagandang na itulong namin sa'yo noon, ipinagkaluluwa mo pa kami. Tapos ngayon, nagpasunod ka pa rito ng mga hapon. Ilang buwan na kaming nananahimik rito. Kapag may nangyari talaga sa pamilya ko, ako na mismong papaslang sa'yo. Dahil na rin sa ilang buwang pananatili roon nila Eddie, kabisado niya ng pasikot-sikot sa bundok dahil sa paghahanap ng kanilang pagkain. Hanggang sa muli na nga niyang baybayin ang patungo sa kanilang tahanan. Nakabuntot naman sa kanya si Manong Bernabe hanggang sa masipat niya na ang kanyang barong-barong sa di kalayuan. Minabuti niya munang tingnan kung nandudoon ang mga hapon, subalit ni isa'y wala siyang nasipat. Maya-maya pa sa pagdating niya sa kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang kanyang anak na si Popoy na nasa maayos namang kalagayan. Sambit na wika pa nga nito sa kanila nang masulyapan si Manong Bernabe. Tay, di ba po yan si Manong Bernabe? Ang makapili ng mga hapon? Siya po ang tromaidor sa atin. Bakit po kasama niyo siya ngayon? Ah, Popoy, kung ano man yung nagawa ko sa inyo, humihingi ako ng tawad, pati na rin sa iyong inay. Pinagsisihan ko ng lahat ng iyon. Sana ay maunawaan ninyo ako dahil para sa pamilya ko rin ang nagawa ko. Manong Bernabe, hanggang ngayon ba magsisinungaling ka pa rin? Akala mo siguro ay hindi ko alam na wala dyan ang pamilya mo para makaligtas sa pangalipusta ng mga hapon. Matagal mo na silang pinalayo, di ba? Pagbibigyan kita ngayon dahil tao pa rin akong kausap. Sige, maaari kang manatili rito. Popoy, nasa na ba ang inay mo? Naghanap po itay ng makakain kasi ang tagal nyo raw po makabalik eh. Saang direksyon ba siya nagpunta? Diyan lang po sa may likuran ng bahay natin, patungo sa may malalaking puno ng mangga. Madali nilang sinundan ng nanay ni Popoy kasama si Manong Bernabe. At nang masipat niya na nga si Lenlen, madali niya na rin itong pinauwi. Daladala ang bunga ng mangga na nakuha nito. Magkagayon ay pareho din sila ng tanong ni Popoy kung bakit kasama ni Eddie ang traidor na si Manong Bernabe. Subalit hindi na nila napigilan ang pananatili nito roon hanggang sa mabanggit ni Eddie ang patungkol sa mga aswang. Manong Bernabe, pangsamantala ay dito ka muna matutulog sa aming maliit na balkonahe. Yari lamang ito sa kawayan at kitang-kita sa labas kung mayroong papalapit na tao. Huwag na huwag mo na kaming tatraidorin dahil kung gagawin mo uli iyon, ipapakain kita sa mga kaibigan kong aswang. Nagulat si Bernabe sa sinabing iyon ni Eddie. Ang inaakala niya nagbibiro lamang ito hanggang sa nagwika ito nang: Totoo bang sinasabi mo, Eddie? Baka naman nagbibiro ka lang. Totoo ang sinasabi ko sa iyo, Manong Bernabe. Kayang-kaya kitang ipakuha rito.
kahit na nung oras ko man gustuin. Ibig sabihin mo ba, kayo ang sumalakay nung nakaraang gabi? Kami nga yun, makikilala mo rin sila. Basta huwag kang gagawa ng kahit na anumang katarantaduhan dito. Makalipas ang tatlong araw, gumawa sila ng barong-barong para kay Manong Bernabe upang magkaroon na ito ng sariling tahanan. Sa kabila ng kasamang ipinakita nito sa kanila, tinulungan pa rin nila ito upang makaligtas sa mga hapon. Hanggang sa isang araw, nang matapos na ang kanyang barong-barong, nagtungo si Eddie pati na rin si Manong Bernabe sa tahanan ni Emong. Sa kadahilan ng pagpaplanuhan umano nila ang muling pagsalakay sa mga hapon. Dahil na rin sa kaalaman nitong si Manong Bernabe patungkol sa kuta ng mga hapon at kung saan umano itinatago ang mga ginto na pinangangalagaan ng mga sakang na hapon. At sa kanilang pagdating nga roon, iginuhit sa lupa ni Manong Bernabe ang kanilang mga daraanan at kung saan nakalagay ang mga ginto na kanilang kukunin. Sambit pa ni Emong na may kasamang pagbabanta. Bernabe, kung si Eddie napapaikot mo, pwes kami hindi. Huwag na huwag kang magkakamali sa planong ito. Dahil kung sakaling bitag lamang ito para sa amin, ihanda mo ng iyong sarili. Dahil kaya ka naming pirapirasuin para sa kumakalam naming sikmura. May nakapagsabi sa akin isa kang dating makapili, ang traidor ng mga Pilipino na kumampi sa mga hapon. Kaya siguraduhin mong tama ang lahat ng ito at huwag na huwag kang magkakamali. Tugong wika naman ni Manong Bernabe na nauutal na sa kanyang mga salita. Totoo lahat ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Wala na akong ibang malalapitan kundi kayo. Kayo nang bahala sa akin kung sakaling maliman ang mga sinabi ko sa inyo ngayon. Mabuti na yung nalalaman mo. Kaya sa magulat ka na lamang na pinagpepiyasta na namin ang katawan mo. Bukas ng gabi, sasalakay tayo sa kuta ng mga hapon. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Muli tayong makakatikim ng katawan ng tampalasang mga hapon na walang awang pumapas lang ng mga tao rito. Inabukasan nga ng gabi, bandang alas 11:30 na iyon, saka sila nagtungo sa ibaba upang kahit papano'y kampante na ang mga hapon na wala nang sasalakay sa kanila sa mga oras na iyon. At dahil sa pangunguna ni Bernabe, madali nilang napaslang ang mga hapon at pinakawalan ng mga bihag nito, lalong-lalo ng mga kababaihan na ginagamit nilang kasangkapan para lamang pagrausan. Ayon pa kay Bernabe, na limang grupo umano ang mga hapon at ang kanilang mga napaslang sa mga oras na iyon ay ang mga natitirang bantay lamang ng kanilang kuta hanggang sa magtungo na sila kung saan nakabaon ang mga ginto. Sambit na wika pa nga umano ni Manong Bernabe sa kanilang pagdating doon. Bilisan natin ang paghukay dahil baka dumating ng ibang grupo ng mga napaslang natin. Check na dito ang sunod na punta nila. Magkagayon ay mapapalaban ulit tayo. Baka mapurnada pa ang mga ginto na ito. Sayang naman kung ganun. Ginto na, naging bato pa. Maya-maya pa'y nakuha nila ang mga ginto habang nakalagay ito sa baul na may nakasulat na letra ng hapon. At nang makabalik na nga sila sa kanilang tahanan, minabuti nilang ibaon sa lupa ang lahat ng iyon upang hindi na muling makuha ng mga militar na hapon. Kinabukasan ng umaga, nagising si Bernabe dahil sa lakas ng putukan sa di kalayuan. Madali siyang nagtungo sa barong-barong nila Eddie at ang dinatnan niya lang roon ay ang dalawang magina. Sambit ng wika pa nga nito kay Popoy. Popoy, nasaan ang iyong itay? Naghahanap po ng aming makakain sa almusalan. Pumunta po siya roon. Maya-maya pa'y dumating na nga si Eddie habang may daladalang saging. O Manong Bernabe, ang aga mo naman yatang gumising ngayon. Nagising kasi ako roon sa putukan ng mga baril sa ibaba na parabang galit na galit sila dahil sa pagkapaslang ng kanilang mga kasama. Bukod pa roon, nawala pang pinangangalagaan nilang mga ginto. Kung tutusin tipak lang nakuha natin kesa doon sa mga bulto-bultong ginto nila na kung saan-saan nila ibinabaon. Pero sapat na ang lahat ng nakuha natin upang tuluyan tayong magbago. Tuluyang magbago? Sa panahon natin ngayon, wala pang halagang mga ginto na yun. Dahil para sa amin, buhay ng aking pamilya at ang ating kalayaan ang pinakamahalaga. Dahil kung sakaling isang pagkakamali mo lamang na may dumaplis na bala dyan sa ulo mo,
ang lahat ng gintong iyong pinangangalagaan ay mawawalang saysay na kasama mong mababaon sa lupa. Ang unang isipin natin sa panahong ito ay kung paano tayo mabubuhay dahil hindi tayo mabubusog ng mga gintong yan. Sumabay ka na sa amin sa pagkain, maglalaga lamang ako ng mga saging. At pagkatapos natin magalmusal, mas mainam na magtanim tayo ng mga pangunahing pagkain tulad ng saging at mga kamuting kahoy. Matapos nga nilang kumain, minabuti nilang manahimik muna sa bundok ngayon sa pamamagitan ng pagtatanim. Alam nilang mainit pa sila sa mga sundalong hapon na hindi pa sila maaaring sumalakay. Ipinaubaya muna nila sa mga kasundaluhan ang pagsupil sa mga mananakop. Makalipas ang 4 na buwan, kahit papano'y ligtas pa rin sila sa pangalipin ng mga hapon, subalit ang ibang mga kababayan nilang Pilipino ay patuloy pa rin pinagmamalupitan ng mga ito. Sambit pa ni Eddie sa kanilang mga kasamahan. Hindi matim ng sikmura ko na nasa maayos tayong kalagayan dito, samantalang ang iba doon araw-araw na pinagmamalupitan ng mga sakang na hapon at dito pa mismo sa ating sariling lupa. Ano bang iyong pinaplano, Eddie? Hindi tayo titigil sa pagsalakay hanggang sa maalarma sila na unti-unti na silang nababawasan sa pamamagitan natin at ng mga kasundaluhan. 4 na buwan na rin ang nakalipas magmula ng manahimik tayo. Sabat na wika naman ni Bernabe. Siguro naman ipinagkakatiwalaan na ninyo ako sa kabila ng mga plano ko noong nakaraan. Wala namang sumablay, diba? Kaysa na ninyo ako at wala nang duda doon. Muli tayong magpaplano. Matagal na panahon din nila ako pinagkatiwalaan, kaya kabisado ko ang pasikot-sikot sa kanilang lungga. Muli nyo ba akong pagkakatiwalaan sa ikalawang pagkakataon? Tugon naman ni Emong, ang pinuno ng mga aswang. Nasa iyo ang tiwala namin. Malaya ka sa mga planong ito. At kung ano man ang nais mo, susuportahan ka namin para sa ikabubuti ng ating samahan. Kung gayon ay maghahanda muli tayo. Dating gawi, papaslangin natin sila. At kung sakaling may makita tayong mga ginto, kukunin natin ang mga yon at muli nating ibabaon sa ating pinaglalagyan. Kinabukasan din ng gabi ang ating pagsalakay. Walang pinagbago sa dating oras. Ang akala siguro nila ay lubusan na nilang nasakop ang ating bansa. Yun ang pagkakamali nila. Hindi nila alam na may mga tulad natin na maaaring pumaslang sa kanila. Maya-maya pa'y nag-iwahiwalay na ang kanilang grupo. Kinabukasan, habang naghahanda si Eddie sa kanyang pagdarasal, sa harap mismo ng kanyang maliit na altar, isinabit niya roon ang kanyang medalyon habang nakatingin naman sa kanya si Manong Bernabe. At bago pa lamang siya magsimula sa kanyang gagawing pagdarasal, nagsalita itong si Bernabe dahil na rin sa kanyang curiosidad. Pagtatanong na wika pa nga nito kay Eddie nang, "Maaari din ba akong magkaroon ng ganyang medalyon? Kasi napansin ko lamang sa iyo, Eddie, nung mga nakaraang pagsalakay natin, para bang hindi ka tinatamaan ng bala. Pinapuputukan ka ng mga hapon, pero ni walang bala na tumatama sa iyong katawan. Samantalang ako, hindi ko maaaring ilantad ang aking sarili dahil alam kong hindi sasantuhin ng bala ang katawan ko. Maaari mo ba akong pagkalooban ng medalyon?" Tugong wika naman ni Eddie sa pagtatanong nito. "Alam mo, Manong Bernabe, bibihira ang pinagkakalooban ng buhay na medalyon. Nakadepende yan sa iyong guro. Kung nakikita kanyang karapat dapat para dito, wala siyang alinlangan na turuan ka. At pagkalooban ng karapat dapat na medalyon para sa iyo. Subalit kung napapansin niyang may kasamaan sa iyong puso, marahil ay paglalaruan ka lamang niya hanggang sa matuto ka. Siya nga pala, nagtatangan ako ng ganitong uri ng medalyon dahil nasa lahi ako ng Bertudes." "Anong Bertudes, Eddie?" "Nagmula pa ang lahat ng iyon sa aming mga ninuno. Nagpasalin-salin sa aming lahi na ang ibig sabihin, ang dugong nananalaytay sa aking katawan ay may kakaibang kakayanan. Kaya kong mapagana ang mga buhay na salita nang walang gurong nagtuturo sa akin. Marami naman ang nabubuhay na Bertudes dito sa atin, subalit hindi nila alam yun sa kanilang sarili. Matutuklasan na lamang nila yun kung sakaling magkaroon sila ng interes sa espiritual hanggang sa madali nilang mapagana ang mga buhay na salita. Mahabang panahon ang lilipas
bago nila lubusang matuklasan kung sino sila at kung ano ang kanilang layunin dito sa mundo. At sa tingin ko sa iyo, Bernabe, hindi ka karapat dapat para sa ganitong uri ng medalyon. Bakit naman? Kayo lang ba dapat ang maligtas? Hindi yun sa ganon. Sa kadaylanang, madali kang masilaw sa karangyaan. At kung sakaling magtatangan ka ng ganitong uri ng medalyon, marahil balang araw ay gagamitin mo ito sa kasamaan. Nanahimik na lamang sa mga oras na yon si Bernabe at nagpatuloy na si Eddie sa kanyang pagdarasal. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi, pagpatak ng alas 11:30, lumarga na silang lahat doon at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Habang binabaybay nila ang daan, hindi pa man sila lubusan nakakarating sa kapatagan, may nasipat silang tatlong tahanan habang lumiliyab ang dalawa roon at may naririnig silang mga kababaihan at mga sanggol na patuloy na umiiyak. Tinunto nilang hikbi ng mga ito hanggang sa makita nilang limang hapon na hinahalay ang mga kababaihan, samantalang ang iba naman doon ay pinapas lang ang mga kabataan gamit ang kanilang bayoneta. Ang bayoneta ay isang punyal na nakalagay sa dulo ng kanilang baril. Walang awa ang mga ito kung pumaslang ng mga tao at tumalay ng mga kababaihan. At nang hindi na makapagpigil si Eddie, sumugod ito sa mga hapon gamit lamang ang kanyang itak. Pinaslang niya ang mga ito upang mailigtas ang mga kababaihan, subalit wala na siyang inabutang mga sanggol na buhay. Gayon din ang mga asawang lalaki ng mga kababaihan yun ay pinaslang na ng mga hapon. Sambit na wika pa ni Emong habang nanlulumo sa kanilang nakita. Tara na, Eddie. Mas marami pa tayong kikitlan ng buhay ng mga hapon kesa rito. Patakbuhin mo na ang mga kababaihan yan. Sa kadaylanang hindi natin sila maaaring alagaan, wala tayong sapat na pagkain. Ang may tutulong lamang natin sa kanila sa ngayon ay mapalaya sila sa pangaalipin ng mga hapon. Tama ka, Emong. Subalit ang mga kabataan ito na wala pang muwang sa mundo, dinamay nila. Wala na tayong magagawa roon. Yan ang utos ng kanilang pinuno sa kanila. At kahit ako ay hindi makapaniwalang nangyayari ito sa ating sariling lupa, ipagpatuloy na natin ang pagtungo roon upang sa gayon ay mas marami tayong mailigtas. Patuloy nilang binaybay ang daan patungo sa isang kampo na kung saan nandudoon ang mga bagong kuta nito, pati na rin ang kanilang mga alipin. Subalit habang papalapit pa lamang sila roon, may naririnig na silang putukan ng baril na maaaring sinugudin ang mga hapon ng mga militar na nanggaling sa Estados Unidos. At nang makarating na nga sila roon, palihim silang pumapas lang ng mga hapon hanggang sa mamataan nga nila ang hukbo ng mga militar ng Estados Unidos na patuloy ring nakikipaglaban sa mga ito para sa kalayaan ng bansa dahil na rin sa hiling patungkol sa kanilang puwersa. Pabulong na wika pa umano ni Eddie habang duguan na ang kanyang pananamit at patuloy na pumapas lang. Mabuti na matagbabalik ng Estados Unidos na matagal na naming hinihintay para sa kalayaan. At sana naman, sa paglipas ng panahon ay magtagumpay kami sa pakikipaglaban. Nagpatuloy ang siklab ng digmaan noong gabing yun habang abala naman ang mga kasamahan ni Emong sa pagkitil ng buhay ng mga dayuhan. Hinihila nila ang mga yun at saka pinapas lang sa dilim sa pamamagitan ng kanilang lakas at talim ng kanilang kuko. Nagugulat na lamang ang mga hapon sa kadahilanang hindi pinuputukan ng baril ang mga ito kahit na nga ba paulit-ulit nilang kalabitin ang gatilyo. Subalit sa mga oras ngayon na hindi nila makita si Manong Bernabe na malamang ay nagtatago at naghihintay lamang ng tamang oras sa pananahimik ng digmaang yun. Sa kadahilanang ang punto lamang ng kanyang pagsama roon ay makuha ang mga ginto na patuloy na iniingatan ng mga hapon. Hanggang sa may matsyempuan siyang isang hapon na nakadapa lamang sa may lupa. Animoy nababaliw na ito dahil sa gerang nangyayari sa mga oras na yun habang patuloy silang nauubos. Sambit na wika pa nga nito sa kanya nang akmang tatagay niya na ito ng kanyang itak. Iametiko dasay, kiray. Na ang pagkakaunawa noon ni Eddie sa lingwaheng Tagalog. Parang awa mo na itigil mo na yan. Ayaw ko na ng ganitong gulo. Nagmamakaawa na sa mga oras na yun ng hapon. Bahagyang napatigil si Eddie dahil para bang nawawala na ang hapon sa kanyang bait
pati ang kanyang hawak-hawak na baril ay kinakausap na nito. At kahit papano'y nakakaunawa si Eddie ng salitang hapon, kahit na nga bako konti lamang na kanyang napagtatagpi-tagpi. At dahil nga sa awa na kanyang naramdaman sa mga oras na yun, naglakad na lamang siyang papalayo sa dayuhang iyon hanggang sa may marinig siyang putok at sa muli niyang pagsulyap. Wala nang buhay ang dayuhan na binaril ang kanyang sarili upang magpakamatay. Pabulong na wika pa ni Eddie sa kanyang sarili habang naglalakad pabalik na tinitingnan ang nagpakamatay. Ang pananakop na ginagawa ninyo sa amin ay nagdudulot din sa inyo ng matinding depresyon na maaaring pumatay din sa inyo. Hindi pa ba sapat sa inyong inyong bansa? Para kami ng kinagisna namin, nararapat lamang yan sa inyo dahil sa pagsunod ninyo sa inyong pinuno. Muli na siyang naganap ng mga hapon na maaari niyang paslangin. At kahit nga madali mang paligid sa mga oras na yun, habang nababalutan ng makapal na usok na nanggagaling sa basyo ng mga baril sa patuloy na nangyayaring digmaan, hindi alintana ni Eddie ang pagod. Kahit na nga ba puro putik at dugo na ang kanyang damit dahil sa ginagawa nitong paghapang sa lupa upang makalapit lamang sa harapan ng mga hapon. Sa tuwing nakakaharap siya ng mga ito, walang awa niyang tinatagpas sa leeg hanggang sa mawala ng buhay. Maya-maya pa, dahil sa paglipas ng oras, unti-unti nang nagliliwanag ang araw hanggang sa may masipat siyang mga Pilipino. Itakdi ng daladala ng mga ito, subalit ang iba naman doon ay may daladalang mga baril na kanilang ginagamit sa pakikipagdigmaan. Daan-daan siyang lumapit roon upang kausapin ang ilan sa mga ito. Nagulat siya dahil ang inaakala niya sila lang ang sumusupil sa mga hapon kasama ang mga militar. Subalit na pag-alaman niyang meron pa palang ibang mga grupo na tinatawag na mga gerilya. Malaki rin ang samahan ng mga yon at ang layunin din nila ay patuloy na palayasin ang mga dayuhan hanggang sa dumating ang araw ng kalayaan. Napansin niya naman sa patuloy na pagliwanag ng araw, wala na ang grupo ni Emong na marahil ay nabawasan ang kanilang lakas at kakayanan dahil sa liwanag ng kapaligiran. At habang nakakubli siya sa puno ng nyug, may narinig siyang tumatawag sa kanya na nagwiwika nang, Eddie, bumalik na tayo sa bundok. Nandudo na sila, Emong. Hindi na sila nagpaabot ng sikat ng araw. Tara na, pabayaan na natin ang mga militar dito. Hindi natin sila kayang ubusin sa ngayon. Marami ang kanilang hukbo. Ang Estados Unidos na ang bahala sa kanila. Nagmamadaling lumikas ang dalawa sa lugar hanggang sa lubusan na silang makalayo. At sa kanilang paglalakad, napansin ni Eddie na may iniingatan itong si Bernabe sa kanyang damit na patuloy na itinatago sa kanya. Sambit na wika niya pa nga rito. Ano yung itinatago mo manong Bernabe? Ah, ito ba? Sandata ng hapon. Inilagay ko lang sa loob na aking damit. Maliban sa sandata, hindi sandata ang nandyan. Malamang ginto ano. Tama ba manong Bernabe? Oo. Ginto nga ito. Magpanggang sa ngayon ba? Silaw ka pa rin sa kapangyarihan at karangyaan. Sa kabila ng nagaganap na digmaang yun, ginto pa rin ang inuuna mo. Kailan ka ba magbabago manong Bernabe? Hindi pa ba sapat yung mga ibinaw natin sa lupa? Mahirap pa rin magtiwala sa'yo. Lalo pat, mas minamahal mo ang kumikinang kaysa sa buhay ng mga kababayan mo. Hindi naman sa ganun, Eddie. Sinasamantala ko lang ang pagkakataong ito kaysa naman ibang tao ang makinabang o kaya ang Estados Unidos. Lalo pat malakas ang pwersa nila ngayon. Maaaring sila ang kumamkam ng mga gintong ito kung sakaling hindi natin kukunin. Bahala ka. Ikaw nang bahalang magtabi ng mga gintong yan. Tutal, mahalaga naman sila para sa iyo ngayon kaysa sa buhay mo. Oy Eddie naman, huwag mo kong iwan dito. Hahatian ko naman kayo sa daladala ko eh. Nagmamadaling naglakad si Eddie papalayo kay Bernabe hanggang sa lubusan na silang makarating sa tahanan. Namataan niyang nandudoon sila Emong habang naghihintay sa kanila. Uwi ka pa nga nito kay Eddie. Pasensya na kayo Eddie. Inabot na tayo ng sikat ng araw. Hindi kakayanin ng mga kasama ko ang pakikipaglaban sa mga oras na ito. Wala kaming lakas at patuloy kaming nanghihina kapag may araw. Maliban kung gabi, kayang-kaya naming makipagsabayan sa kanila. Subalit ngayon, mas pinili naming lumikas doon upang mailigtas ang aking mga kasamahan pati na rin ang aking sarili.
Tugong wika pa ni Eddie sa mga sinabi ni Emong. Naunawaan kita, Emong. Tama lang ginawa mo kaysa ipahamak ang mga kasamaan mo. Mas mabuti pa sigurong magpahinga na kayo upang kahit papano yung makabawi ang inyong katawan sa nawalang lakas. Umalis na sa mga oras na yun ang samahan ni Emong. Samantalang itong si Bernabe, umasok na sa kanyang barong-barong. Dala-dala ang mga gintong kanyang nalikom. Wala pa rin humpay ang putukan sa mga oras na yun dahil na rin sa lakas ng pwersa ng Estados Unidos na patuloy na sumusupil sa mga Hapon. Hindi man nila nalipol sa kanilang mga kamay ang mga dayuhan, ngunit malakas ang kanilang pakiramdam na unti-unti nang mapapalaya ang kanilang lugar sa tulong ng mga militar na Amerikano. Wika pa ni Lenlen habang nakaupo si Eddie sa may balkonahe at patuloy na nag-iisip. Eddie, magpalit ka na ng damit upang makapagpahinga ka naman. Tama na muna ang pag-iisip. Alam kong masakit para sa iyo ang mga nangyayari, pero wala tayong magagawa sa ngayon. Hintayin nating humupa ang putukang yan. Siguro naman, mauubos na ng mga Amerikano ang mga Hapon dito sa atin at malaya na tayong makakapaghanap buhay. Muli na rin makakapag-aral si Popoy. Tugong wika pa ni Eddie. Sana nga, Lenlen, napakahabang bangungot na ito na nangyari mismo sa ating bansa kung isa lamang itong panaginip. Pilit kong gigisingin ang sarili ko dahil sa may mga kabataang nadadamay, pati na rin ang mga kababaihang hinahalay. Wala silang mga awa para silang hindi mga tao habang ginagawa nila yun sa ating mga kababayan. Sige na, magpahinga ka na, Eddie. Sobrang pagod na yan. Halika na. Inalalayan na lamang noon ni Lenlen si Eddie dahil na rin sa nagsama-sama nitong emosyon na para bang nanlulumo siya sa kanyang natunghayan. Makalipas ang ilang oras, bahagyang nakatulog si Eddie dahil sa sobrang pagod. Habang kumukuha naman si Lenlen ng kamuting kahoy para sa kanilang pagkain sa araw na yon. Subalit maya-maya lamang ay may narinig siyang boses ng mga Hapon at patungo sa direksyon ng kanilang tahanan. Tatakbo siyang pabalik sa kanilang barong-barong upang sabihan si Eddie, pati na rin si Bernabe. Nagmamadali namang tumayo si Eddie at kinuha ang kanyang itak. Hanggang sa nilikas nilang tahanan at tumakbong papalayo. Nagkublis sila sa masukol na kagubatan habang sinisipat ang mga Hapon sa di kalayuan. Napakarami ng mga ito na animoy nilikas ang kanilang kuta upang makapagtago sa mga militar ng Amerikano. Sa kadaylanang, ang ilan sa mga yon ay nagtamo ng sugat sa kanilang katawan dahil sa nangyaring putukan. Huminto ang mga ito sa kanilang barong-barong at kinain ang kanilang mga pagkain doon upang maibsan ang kanilang gutom sa paglikas. Wala namang magawa si Eddie sa mga oras na yon dahil sa dami ng mga Hapon at patuloy din ang pagpigil sa kanya ni Lenlen. Mga bandang alas 5 na yun ang hapon, habang unti-unti na rin dumidilim ang paligid dahil na rin sa paparating na malakas na ulan. Hanggang sa lumikas na nga ang mga Hapon, bandang alas 6 na ng hapon. Subalit ang masaklap pa na ginawa ng mga ito, hindi pa nakontento sa pagkuha ng kanilang mga pagkain, sinunog pa ang kanilang tahanan bago lubusang umalis. Sambit na wika pa ni Eddie habang nagpipigil ng kanyang sarili. Mga walang hiyang sakang na ito, mga tuso. Umalis na lamang sila roon dahil maaaring bumalik ang mga ito kung doon pa sila muling mananatili. Muli na lamang silang naganap ng maaaring mapagkublian na hindi basta-bastang matutuklasan ng mga dayuhan, hanggang sa napadpad sila sa malapit sa isla kung saan walang ibang naninirahang mga tao. Nagmasid muna sila sa paligid upang makasiguradong ligtas nga sila roon. Sambit na wika pa ni Popoy habang nag-aalala sa kanilang sitwasyon. Ligtas na po ba tayo dito, Tay? Napakarami po nila. Kung saan man tayo magtungo, nakakasunod pa rin sila sa atin. Tugong wika naman ni Eddie. Sa ngayon na nakaligtas tayo, ang akala ko'y naubos na sila ng mga Amerikano. Subalit napakarami pa rin pala nilang nagsipaglikasan. Hindi ko alam kung saan sila patungo. Ngunit susuyurin namin ang bundok na ito upang kami na ang umubos sa kanila. Manong Bernabe, anong ginagawa mo riyan? Naghukay, Eddie. Dito ko pansamantalang ibabaw ng mga ginto. Mabuti na lang at nadala ko kaysa muling nabawi ng mga Hapon.
Ay naku Manong Bernabe, hindi mo pa rin ba naibaw niyan? Papapahama ka sa ginagawa mo. Pabigat lang yan sa iyong mga daladala. Kaya nga ibinabaon ko na ngayon. Ito ang palatandaan ko. Isang malaking biyak na bato. At nasa ilalim nito ang mga ginto. Pagkatapos mo riyan, maghanap tayo ng kahoy na maaari nating gawing poste. Para kahit papano, may magawa tayong masisilungan. Napakadilim ng paligid. Sigurado kung babagsak ang malakas na ulan, giginawin tayo sa mga oras na yon kung hindi tayo makakagawa ng pangsamantalang masisilungan. Matapos ngang maibaon ni Bernabe ang mga ginto, umutol sila ng mga kahoy at kumuha ng dahon ng saging upang pangsamantalay meron silang bubong. Sapat na siguro ang lahat ng ito, Eddie. Itayo na natin. Mukhang malapit nang bumagsak ang malakas na ulan. Giginawin si Popoy, pati na rin si Lenlen. At nang maisaayos na nga nila ang kanilang masisilungan, bahagya ng bumagsak ang ulan hanggang sa lubusang lumakas ito. Itinali nila ng bahagya ang mga dahon gamit ang mga baging na kanilang nakuha. At maliban sa tunog ng pagpatak ng mga ulan, may nararamdaman silang mga yabag na nanggagaling sa madilim na parte ng lugar. Patuloy iyong sinisipat ni Eddie hanggang sa lumapit sa kanya ang kaibigan niyang si Emong. Sambit na wika pa nga nito habang basang-basa ng ulan kasama ang lima sa kanyang mga alagad. Eddie, ang akala namin ay napas lang na kayo ng mga hapon dahil nang makita namin ang inyong tahanan. Sunog na ito at mga abo na lamang natira. Subalit nagpatuloy pa rin kami sa paghahanap sa inyo. Dahil kilala ka namin, Eddie, hinding-hindi ka papayag sa ginawa sa inyo ng mga hapon. Siya nga pala, may maganda kaming balita sa inyo. Palihim naming sinundan ang mga dayuhan at napagalaman namin kung saan sila maaaring magkuta. Tugong wika naman ni Eddie. Mabuti kung ganun, Emong. Mas madali nating silang masasalakay sa ngayon dahil sa wala pa silang maayos na matitirahan. Bigyan mo ko ng 4 na araw bago natin sila muling salakayin. Kailangan ko rin kasing magawa ng maayos na matitirahan ng aking pamilya. Ikaw ang masusunod, Eddie. Maghihintay lamang kami sa iyo kung kailan ang araw ng ating muling pagsalakay. Pagkalipas ng 4 na araw, nagtungo si Eddie sa tahanan nila Emong kasama itong si Bernabe. Subalit habang binabaybay nila ang daan patungo kila Emong, may nasipat silang 4 na gerilya na nagmamanman sa lugar. May mga dala itong baril at nang lapitan nga iyon ni Eddie, tinutukan siya ng mga ito sa pag-aakalang kalaban na ang lumapit sa kanila. Wika pa nga ni Eddie habang nakataas ang kanyang mga kamay at ang kanyang itak ay nasa kanyang tagiliran. Pasensya na ho kayo, hindi ho kami kalaban. Kasama ninyo kami sa paglupig sa mga hapon, subalit patago lamang namin niyong ginagawa. Ang minamanmanan nyo sa mga oras na ito, hindi sila kalaban, sila ang mga kasama ko sa pagtugis sa mga hapon. Pasensya ka na rin, iho. Akala namin ay mga hapon na. Sino ba ang mga naniniraan dyan? At saan na nga ba nagkubli ang mga hapon? Sumama ho kayo sa akin. Malalaman ninyo kung saan nagkubli ang mga ito. Madaling sumama ang 4 na gerilyang tagapagmanman patungo sa tahanan nila Emong hanggang sa maipakilala na nga ang mga ito. Wika pa ni Emong sa mga gerilya. Ikaw ho ba si Caberto? Ako nga yon. Ano bang uri ng samahan ang meron kayo? Nanggaling pa kami sa parteng Luzon upang tumulong lamang rito. Hindi na humahalaga kung anong uri ng samahan ang meron kami. Basta ang importante, kaysa ninyo kami sa pakikipaglaban. Mamayang gabi ay sasalakay kami sa mga hapon. Nasa sa inyo kung sasama kayo sa amin. Ipamalitan ninyo sa mga kasundaluhan ng Estados Unidos na malapit dito nagkukubli ang mga hapon. Makakarating ang sinasabi mo. Ano nga bang iyong pangalan? Emong, ang pinuno ng maliit na samahang ito. Sige Emong, ipaparating ko sa kanila ang sinasabi mo. Subalit inaanyayahan ko kayong sumama sa aming grupo na tinatawag na gerilya, uhok balahap. Marami kaming nagkalat hindi lang rito, lalong-lalo na sa parteng Luzon. Salamat po sa panyaya ninyo. Subalit kontrolado namin ang aming mga sarili, kaya naman hindi kami maaaring umanib sa inyong hukbo. Nasa sa inyo yon at wala naman ditong pilitan. Ang mahalaga, iisa lamang ating layunin, ang mapalaya ang lugar na ito sa pangalipin ng mga hapon. Sige at alis na kami. Salamat sa impormasyon na ibinahagi ninyo sa amin.
umalis na ang mga Pilipinong gerilya sa kanilang tahanan. At nang makalipas ng ilang oras, unti-unti nang dumidilim ang paligid hanggang sa tuluyan ang paglalim ng gabi. Pagpatak ng alas 10, isinagawa na nila ang pagtungo sa pinagkukublihan ng mga hapon hanggang sa mamata nilang siga ng apoy ng mga ito. Dahan-dahan silang lumapit doon. Ngunit dahil sa lakas ng pakiramdam ng mga yon, kaluskus pa lamang nila sa damuhan, ay agad na silang pinaulanan ng bala. Nagiwa-hiwalay silang lahat. Subalit sa paglingon ni Eddie sa kanyang likuran, ang inaakala niyang buhay pa rin si Bernabe. Tinamaan na pala ito ng bala. Wala na siyang buhay sa mga oras na yon. Kaya naman mas lalong nagalit itong si Eddie. Sumugod siya sa kalagitnaan ng putukan, kasabay na rin ang mga kasamang aswang ni Emong, habang isa-isa nila itong pinapaslang. Subalit dahil nga sa dami ng mga ito, bahagya pa rin silang kumukubli upang kahit papano'y makapag-ingat. At sa hindi nila inaasahan, may mga putok din ng baril na nanggaling sa labas na ang ibig sabihin noon ay dumating na ang mga gerilya, pati na rin ang mga sundalong Amerikano. Mas lalong lumakas ang kanilang loob sa mga oras na yon upang lubusang lipulin ang mga ito. Wika pa ni Eddie sa kanyang sarili habang nakadapa sa lupa. Ayos, may mga dumating ng tutulong sa amin. Maganda kayong lahat ngayon. Subalit sa patuloy nilang pakikipaglaban, hindi may iwasang atras sa bante ang mga Amerikano dahil na rin sa lakas at galing ng mga gamit ng mga hapon. Unti-unti rin silang nababawasan dahil na rin sa mga bagong taktika na ginagawa ng mga dayuhan upang hindi magpadaig sa mga Amerikano. Pinili namin yung matras nila, Emong, dahil para bang hindi na uubos ang hukbo ng mga ito. Muli naming ipinaubaya ang digmaang yun sa mga Amerikano, gayon na rin sa mga gerilya na mas biyasa kaysa sa amin pagdating sa pakikipaglaban. Uwi ka pa nga ni Emong. Kahit papano, malaki rin ang naiambag natin para mabawasan ang mga hapon na yan. Siguro sa mga oras na ito, ipaubaya na natin sa mga Amerikano ang lubusang pagpaslang sa mga dayuhan. Tama ka, Emong. Sa tingin ko hindi nila titigilan ang mga hapon. Magmatsyag na lamang tayo at hintayin ang mga susunod na mangyayari. Hanggang sa makalipas ang mga araw, buwan at taon, nababalitaan nilang lubusan ang nasusupil ng mga Amerikanong mga hapon hanggang sa pagdating ng 1945. Kahit na nga palipat-lipat ng tahanan sila, Eddie, upang makapag-ingat, napag-alaman nilang nanalo na sa digmaang yun ang mga Amerikano at lubusan ng sumuko ang mga hapon. Laking tuwa nila sa mga oras na yun nang balitaan sila ni Emong. Totoo bang sinasabi mo, Emong? Oo, Eddie. Hindi kami nagpapabaya sa pagmamanman. Kaya naman malaya na ang ating lugar at sana ay hindi lang rito, gayon na rin sa ating buong bansa. Sana naman upang matigil na ang kanilang pang-aalipin sa ating bansa. Lumipas pa ang mga araw, napatunayan nga nilang tahimik na ang kanilang lugar habang may mga bakas na lamang ng digmaan. Hindi rin naman pinabayaan ng gobyerno ang pagkuha sa mga bangkay, lalong-lalo na ang mga Pilipino na dumanas ng matinding pasakit sa kamay ng mga dayuhan. Muli siyang bumalik sa kanilang dating tahanan, subalit sira-sira na ito na wala na ring mapapakinabangan. Hanggang sa maalala niyang ginto na nakuha ni Bernabe, pati na rin ang kanilang ibinaon sa may ibabaw ng bundok. Muli nilang napag-usapan niyo ni Emong, subalit gagamitin nilang mga ginto upang makatulong sa mga kababayan nilang hindi alam kung paano muling babangon sa buhay dahil sa dilubyong dinanas. Hindi mahalaga para kila Emong ang ginto, gayon na rin kay Eddie, dahil para sa kanila, ang kalayaan ay sapat na kayamanan upang muling mamuhay ng tahimik. Kaya naman ang makuha nilang mga ginto, wala rin pang sariling naipundar sila, Eddie, maliban na lamang sa sarili nilang lupa. Na bago pa man dumating ang mga hapon, doon na sila kumukuha ng kanilang pangkabuhayan. Nagpatuloy pa rin ang pagiging magkaibigan ni Eddie at Emong, at wala pa rin nagbago sa kanila hanggang sa lubusan na silang tumanda. Ipinamana naman ni Eddie kay Popoy ang kanyang kakayanan, lalong-lalo na ang kanyang medalyon na matagal niya nang pinagkakaingatan.
at ang natatandaan pa nga ni Popoy bago lubusang pumanaw ang kanyang itay. Sambit na wika pa umano nito sa kanya bago lubusang malagutan ang hininga dahil na rin sa katandaan. Popoy anak, pagkaingatan mo ang medalyon na yan dahil maraming beses akong iniligtas nito sa panahon ng digmaan. Huwag na huwag mong kakalimutan anak, kahit na anumang mangyari, na mas mahalaga ang dignidad sa ating sarili kaysa sa halaga ng kahit na anumang kayamanan. Eto at tanggapin mo ang medalyon. Huwag na huwag mo itong gagamitin sa kahit na anumang kasamaan dahil maaaring pabayaan ka ng gabay ng medalyon at hindi ka na nito protektahan sa kahit na anumang oras. Makakaasa ho kayo itay, ako na hong mangangalaga sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay pumanaw na ang kanyang itay hanggang sa maging alaala na lamang sa isipan ni Popoy, gayon din sa kanyang puso, ang pagiging bayani ng kanyang itay sa panahon ng digmaan sa mga Hapon. Okay mga kahiwaga, kapag nakakabasa o nakakarinig ako ng ganitong kwento, hindi natin maiwasang maramdaman yung mga nangyari, lalong lalo na yung mga pang-aliposta at pananamantala sa mga kababaihan na naging kwento na lamang sa panahon natin ngayon. Kasama na doon yung mga kabataang napaslang dahil na rin sa kasakiman sa pagsakop ng mga panahon ng Hapon. Pero kung iisipin natin sa panahon natin ngayon, na para bang wala lang nangyari dahil nga tayo mismo ay hindi nakaranas sa pang-aliposta ng mga ito. Maliban na lamang sa ating mga ninuno na kapag kinausap mo sa panahon ng Hapon, halos walang humpay ang kanilang kwento dahil na rin sa kanilang mga karanasan. Hanggang dito na lang ang kwentong itong mga kahiwaga. Shoutout kay Ma'am Karen OFW from Japan. Marami pong salamat sa biyaya at advance Merry Christmas po sa ating lahat, pati na rin sa mga kababayan nating OFW. Ganun na rin po dito sa atin sa Pinas. Nawa po ay magkaroon tayo ng mas masayang Pasko ngayong taon. At ingat po pala sa Lapu-Lapu City. Marami ang nasunugan ngayon dyan. Magdasal po tayo dahil yun lang susi sa lahat para makaiwas po tayo sa kapahamakan. Ingat po palagi mga kahiwaga. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell, para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.